Hi mga ka! So for today's video, alis na kami ng hotel. Mag-check out na kami kasi 12 PM na. Tara, samahan niyo na ako magbukas ng pintuan. Ayan na. So ayun, naglalakad na ako para kunin na yung incidental deposit ko. At nagmamadali na ako kasi pupunta kami ng Greenbelt na yun for mass. Today is Sunday and gusto ko makapag-mass kami ng friend ko. So ayan, maghahanap na lang kami ng taxi sa labas. Since wala kaming mahanap na taxi kanina, nag-grab na lang kami. So nag-download pa ako ng app para makapunta kami at masundo kami ng grab para diretso na kami sa Greenbelt. At ngayon, as usual, Makati is very traffic. Nasa traffic light kami. Pero, ayan, go na. So, yan. Malapit lang naman siya dito. Like, maybe 7 minutes away from my hotel to Greenbelt. Since, wala naman siya masyadong traffic after traffic light. So, okay naman siya. So yeah, nag-video lang ako ng konti para makita niyo yung view. Kaso, medyo short clip lang. So ayan, papakita ko naman yung itsura namin sa loob ng grab car. Nahihilo na yung anak ng friend ko. Ayan, tatalisan ako ng buhok kasi parang nakachupo yung buhok ko. Ayos ko yung grab driver. Ayan, cute na ako. Kasi hindi niya makita yung mukha ko. Para okay lang na, tinawag yung friend ko para tumitidi siya. Hi! Thank you pala sa friend kong sinamahan ako kung saan ako pumunta. Ayan, ito talaga yung pinaka na-miss kong area sa Makati. Madadaanan natin mamayang peninsula kasi very attractive talaga siya. So, ayan na nga yung peninsula, may kita nyo. Ayan, parang may waterfall siya. Fountain pala. So ayan, nakarating na nga kami sa landmark. Nilagay namin yung luggage namin dito. And naghahanap kami ng pwedeng ma-order. So dun kami sa madaming nag-order. That means safe and clean yung pagkain. Ayan, yun yung in-order namin, diba? Sarap. So guys, ito yung in-order ko. My crablets, my sisig, and my java rice din. Yung yellow na rice. And tignan nyo na lang ako kung paano kumain. Sarap niya. Promise, hindi ako masyadong mahilig sa kanin. But this time, it's very masarap. And itong crablets, sa Ilonggo Grill ko siya binili. 99 pesos lang siya. Itong rice, itong sisig, 118 lang siya. Okay naman siya. Very Filipino taste talaga yung lasa niya. So, 5 stars siya para sa akin. Thank you. So after namin kumain, punta na kami sa second floor para hanapin kung nasan ba yung Greenbelt. Medyo matagal na kasi ko hindi nakakapunta dito, hindi na ako familiar for how many years, like 15 years maybe. Yes, we're going to Greenbelt. Okay, malito. Gusto ko lang makita niyo si Kuya sa likod ko. So yun, naglalakad ako, may dala din akong tubig kasi balita ako mainito sa Greenbelt na yun. So ayun, hanap na nga namin sa landmark yung papuntang Greenbelt. Dito yung exit niya. And para sa mga nagtataka kung ba't wala kaming face mask, effectivity na since November 4, allowed na yung mga ayaw mag-face mask. But in the church, we're going to use face masks. Don't worry. So guys, thank you again for watching us. Samahan niyo lang kami maglakad papunta sa church. Nasa ground floor siya. Pagpasok mo ng Greenbelt. So yan, kasama din sa vlog ko yung cute na aso. Nakikita niyo ba yun? So yan, bababa lang kami. Hanapin namin yung church. So andito na kami sa escalator. So yan, andito na yung church. Malapit lang. 3 minutes walk. Dito lang, baby. Ayan, nakikita niyo. We're going to walk in there.
Where's your face mask? Ayan, mga aura lang. Maglalagay na kami ng face mask soon. Kaso, maghanap muna kami ng bin para itapon yung plastic bottle. So, ayan, naglagay na nga kami ng face mask sa loob para hindi kami masita. Just in case, hindi ba talaga allowed ang hindi mag-wear ng face mask. So yun, finally, andito na yung entrance ng pagpunta sa church. Nakita niyo naman. Ang start ng church ay 2 p.m. sakto. 5 minutes na lang natitira para mag-wait kami sa start ng mass. So, habang hindi pa nagsistart, magbibideo lang ako ng short clip para makita nyo kung ano yung surroundings dito. So, yun, after an hour, tapos na yung mass and pumunta lang kami sa landmark para bumili ng razor for my eyebrows and oil control sheet for my oily face. Yan, naghihintay na lang ako ng change ko. So, yan, matatapos na. And nakakatuwa naman kasi may live band din dito sa Landmark. So, ito yung favorite talaga ng mom ko since wala ako sa house ng 2 nights. Kaya bibilihan ko siya ng pasalubong. Yan, wag natin kalimutan pasalubungan natin yung mga parents natin. Especially yung favorites nila.